Welcome back, mga Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Although throwback po yung pinapakita natin, pero latest naman po ang mga i-update natin. Mas maganda pa po kasing panoorin itong mga video na to na kung saan naman po talaga kinikilig po talaga tayo. Di po ba, hindi lang ako kundi mga mamis, mga titas, mga senyor, na kung saan nga po yung paghalik ni Alden ay talaga naman pong hindi naman totally inikot yung leeg niya, di po ba? Siya rin talaga yung may gawa. Di po ba? Rito ang mga Aldab, di po ba? Tignan niyo po yung kamay ni Jose. Talagang, di po ba? Ito, common sense na lang po sa mga bulag at bingi sa katotohanan na sa mga nagsasabing walang relasyon. Okay lang yan, mga Aldab. Normal lang po yan. Pero bago tayo magsimula sa ating pinaka-latest updates, mga Aldab, kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share yung mga video po natin, ha, pagkatapos mong panoorin. Ito nga po yung pinaka- mainit na update natin, mga Aldab, mga issue sa Itbulaga kani-kanina lang at mga kaganapan po kila Mengay at sa Itbulaga management. Well, pag-usapan po muna natin itong mga kaganapan kina Alden. Marami talaga magsasabi, mga Aldab, magpapatunay na magkasama nga po daw talaga yung dalawa. Real life couple nga po talaga, dahil mapapansin mo sa kanila mo lang po daw makikita yung mga kaganapan na nangyayari po simula't simula pa lang. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, tigdidang nyo, walang update si Mr. Spotted, walang update si Mengay. Oh, di po ba? May, kumbaga kung titignan nyo, ha, Quezon City, Bulacan, napaka ano lang po nyan, di ba? Pwede papasyal mo lang. Real talk, mga Aldab, pero wala eh. Ito yung sinasabi ko na sa mga dumadaan sa channel natin, sa mga bumibisita, sa mga nagsasabi na fake news. Hindi po talaga, kumbaga, malabo po na walang update po talaga yung dalawa. Dahil wala naman po talaga ang relasyon. Yan po yung katotohanan na mahirap pong ipaliwanag. Na sarsuela lang po talaga. Ngayon pa, matatapos na yan. Pag nagkagirian nga po, pag nawala na si Mr. Tobiera, sino na yung magmamanage ngayon? Di po ba? Wala na yung sarsuela. Dumating po yung karma rin po sa kanila kasi pinaghiwalay nila yung Aldab. Wala naman pong ginagawang masama. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, hindi naman po ganyan yan dapat eh. Wala naman po dapat sama ng loob ang Aldab kung kami po mismo ang nagtalo, kumbaga umayaw, kung yung mga fans mo po mismo yung tuluyang bumitiw. Hindi eh, sila po yung isa sa rason at dahilan kung bakit po pinaghiwalay nila. Kasi kung hindi naman po nila pinaghiwalayan at kusang umalis yung fans, maiintindihan po namin eh. Ang problema lang, mga Aldab, wala pong ganun na nangyari. Real talk to, para lang po sa kaalaman ng lahat, para lang po sa mga bumibisita, sa baguhan sa channel ko. Ang Aldab po, pinaghiwalay. Hindi po sila yung kusang nawala yung fans. Parang yung ano, kanina din at kay James Reid na simula nag-tandem sila, parang humina na, nawala na yung ano, gumawa ng pelikula, hindi na kumita. Maraming ginawa yung ABS-CBN na pelikula nila na hindi na po talaga nag-click. Kaya tuluyan na nga po itong binitiwan. Ganun po talaga dapat, di po ba? Kapag yung pelikula hindi na nag-click, yung teleserye hindi na nag-click, eh paghihiwalay na, di po ba? Pero anong nangyari naman po kasi sa Aldab, wala naman pong ganun eh. Real talk to, mga Aldab. Well, punta naman po natin itong mainit na pinag-uusapan patungkol po sa mga sinabi ni JDL na nasakta ng ang feeling ni Maha Salvador. Siyempre, yung biro po ng prangkisa kasi sinabi po ni Henyo Master Joey De Leon sa mga ini-interview na buti pa kayo may prangkisa, di po ba? Doon mukhang tinamaan po talaga. Hindi naman lingid sa inyong kalaman.
Isa yan po sa kaya bumagsak ang ABS-CBN, kaya binenta ang ABS-CBN dahil nga po sa prangkisa na yan. Kaya dapat talaga kung may tatamaan, eh walang iba kundi si Ma. Dapat sana hindi na nga daw po yung tinuloy ni Henyo Master Joey De Leon dahil may kasama naman po silang taga ABS-CBN. Di po ba? Kahit anong sabihin natin, si Ma ABS-CBN pa rin. Di po ba? Kaya nga po medyo na-hurt siya doon po sa sinabi ni Henyo Master Joey De Leon. Na talaga naman pong nakakadismaya. Di po ba? Kaya nga po nag-react din yung mga fans ni Maha na kumbaga dapat daw po eh, hindi lahat pwedeng sabihin, hindi lahat pwedeng banggitin ni Henyo Master Joey De Leon kung sa tingin niya may tatamaan, kung sa tingin niya may maapektuhan. Di po ba? Hindi naman po siguro manhid si Maha Salvador para kumbaga magkomento noon. Di po ba? Hindi naman pwede siyang tumawa. Di po ba? Sa joke na yon, dahil sabi ko nga po sa inyo, mabigat ang kinaharapan, ang hinarap ng ABS-CBN patungkol sa prangkisa na yan. Kaya dead ma. Di po ba? Real talk yan mga kaldab, dead ma. At eto pa po ha, pahabol lang po natin sa issue po kay sa kapatid po ni Congressman Alusos sa mga nagkomento. Alam nyo mga kaldab, yung mga iba hindi po talaga yan alam. Kasi hindi naman po talaga sila kumbaga masasabi natin na naghahanap ng mga update. Ang gusto lang po nila eh mapanood, makita, mabasa o may paliwanag po sa kanila. Hindi po katulad natin, ako mga kaldab, sabi ko nga po sa inyo, naghahanap po tayo ng ebidensya at resibo, naghahanap po tayo ng update kung ano nga po ba yung latest, ano nga po ba yung trending. Di po ba ganyan po maghanap ng update? Hindi po porket may source ka eh yun na agad-agad. Yung source mo rin, doon din naman po kumukuha yan eh. Sa mga article na isinusulat, dahil doon nakapagsasalita na interview nila yung taong, kumbaga na mas sabihin na natin na gustong magsalita. Medyo maliit lang, kumbaga sabihin natin kapraso lang yung sinabi, pero may laman. Po ba? Mapapaisip ka at talaga naman pong may punto yung mga sinasabi niya. Kaya nga po, antay na lang natin sa Sabado kung ano nga po ba yung mangyayari, kung may malaking pasabog ba pabor sa Itbulaga o sasabihin ng Itbulaga na kumbaga ganito ganyan, di po ba, na malaking pagbabago, etc., etc. Yan po yung malalaman natin. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share yung mga video po natin sa mga mami, sa mga tita, sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.